Hello, how are you? This is Maharlika, the tiger. Not the tiger from Norte, but the tiger from Los Angeles, California. So, kumusta kayong lahat? Pero siyempre, kailangan natin i-promote sa inyo ang ating SendWave app dahil kung ikaw ay nasa Canada, Europa, parts of UK, and of course, America, don't forget to try the SendWave app dahil libre ang padala sa Pilipinas, mataas ang exchange rates. At if you use the promo code Maharlika, aba, kakabog ka ng bonggang-bongga, you'll get $20 extra money. Ngayon. Anyway, Highway, nandyan ba ang aking mga palangging-ging? So, Ming Digorio, Bisnar, how are you, my love? All right, pag-usapan natin ang pinakaabangang katandem ni Lisa Smuggs sa Malacanang. Marami kasi siyang actually, dapat hindi ka tandem eh. Ka-groupie. Ayan, Angelina Celine Chastain from Fresno, California. Ayan, si Rose Santiago nandiyan. Si Abraham Lincoln, no? Abraham Dominguez, how are you? At si Dato Ron. So mga palangga, sa dami na lang issue natin, sa daming issue ka nasasangkutan ni Liza Smuggs, do you think dapat pa bang magtagal ang kuting at ahas sa Malacanang? Of course not. Sa dami nilang ginawang betrayal of public trust, pag-a-appoint sa kanilang mga yaya, sa kanilang tagatimpla ng kape, sa kanilang cameraman na hindi naman qualified undergraduate. All right? Na actually marami tayong pag-uusapan pero tututok tayo dito sa fashion scam or katandem ni Lisa Smuggs. O, tignan natin, baka hindi niya alam o nagmaang-maangan siya. Sabi ko nga sa inyo, friends with the same feather, scammed together. Di ba? All right, so nagbigay sa atin ng impormasyon ang puting ahas at ni-research po natin sa social, sa online actually, kung sino ito. Sino kaya ang scammer na scammer na designer ang nakikipag BFF kay Lisa Smuggs. Although maraming mga scammers, maraming mga designers na talagang pumuporma sa kanila at makakonek. At alam ko yan even before nung nandiyan ako sa Pilipinas. Thank you from Edmonton, Canada. Thank you, Abraham. So, out Marcos, sabi ni Ian President Duterte, sabi ni Ming Bisnar and Saul Aguilar. Okay. So, you know what? Ano ba yung scheme, okay, nitong designer na etech? Ayan na, tatalbogan na natin mga showbiz chika, boom, boom. All right, sino itong designer na ito? Bago natin i-reveal ang kanyang pangalan, maghula muna kayo diyan, di ba? Guessing game muna tayo. Alam niyo, itong designer na ito, kilalang kilala siya sa industriya ng mga alta-altahan at sa mundo ng show business. All right. Jean Dolinog, sana lumayas na ang mambubudol sa Malacañang. So anyway, ang nakaraang na-research natin, dahil may nag-chuchu sa atin na bonggang-bongga, na ang ginagawa pala ng mga designers, I'm not saying lahat, pero itong particular na designer na ito, mga palangga, ino-overprice nila yung mga presyo ng kanilang mga, yung iba talagang gawa nila, at yung iba naman ay hinango nila. Kumbaga, hinango nila sa mga mananahi lamang o sa mga department store na gumagawa ng mga suit at pinapalitan ng kanilang pangalan. Can you believe that? Tapos, pinipresyohan nila ng bonggang-bongga. So, let's say, for example, ang bili nila sa SM, you know, sa mall, 2,500 lang na isang magandang suit. Ngayon, sasabihin nila, gawa nila. Tapos, ibibenta sa mga politiko na bonggang-bongga at mamamark up nila ng sobrang laki. Not only 100%, but parang 1 million%, 100,000%. Mga ganon. Anyway, yes, ayan. Wala pa nakakahula sa mga comment section. So ang system, bibigyan ko yun ng background. Itong designer na ito at ang iba niyang mga kapwa, you know, scammer ba? Ang ginagawa pala nito mga palangga, binibili nila yung iba sa Baclaran, yung iba kung saan-saan, doon sa mga
mananahi talaga sa mga probinsya, hindi talaga pala sila ang gumagawa. Pero I'm not saying na lahat sila. Yung iba talaga na mga prestigyosong mga designers na gumagawa talaga sila ng kanilang mga design, you know, I salute you guys. And that's okay. Pero yung mga humahango lang, tapos papalitan nila ng tatak, ito palangga ang pinaka-pambubudol. Not only sa mga customers nila, kundi kasama sa pambubudol sa bayan. Why? Kasi ako, based sa mga binibigay sa atin na information, ang ginagawa nila, yun nga, bibilhin nila ng 2,000, tapos ibibenta nila ng 200,000 o 250,000 sa politiko. Ito naman si politiko dahil friends, you know. Oh, we're friends, Maharlika, the designer, kunyari. How much is this, Maharlika? O, nasabihin ko, 250,000. Pero dahil ikaw ay kumakamal ng bilyones o multi-million pesoses, so barya lang sa'yo yan. Sa mga Mandorobo kasi sa Malacanang, barya lang sa'yo yan. So itong taong sinasabi ko, mga palangga, ay BFF ni Liza Smuggs. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. O, diba? Siya ay Mandorobo, na Dorobo siya nitong designer na to. At hindi niya siguro na background check. Hindi na background check ni Paul Soriano, okay, dyan sa Presidential Communications, hindi na background check na ito'y nakalusot. Actually, narinig ko na to nung nasa Pilipinas ako. Pero kasi, sa dami-dami ng issue, mga palangga, sabi ko, that can wait. Sabi ko, tignan natin kung sino mga taong ito. So, ito na nga. So, bakit kailangan natin pag-usapan to? Kasi apektado po ang budget ng Pilipinas, budget ninyo, I mean, yung pera ng bayan. Sabi ni Shawi Yamashita, sabi niya, oh my God, fraud in many cases. So, recently, ay nagkaroon pa ng fashion show. I think, couple of, not the other day, si Avel yun, the other week. So, definitely, this is not Avel. Alright? So, 2 weeks ago, okay? So, nandoon, nagrampa ang mga kakilala natin, mga hitad. Mga kilala natin mga hitad. So itong designer na ito ay may issue na pala siya back in 2011, 2019 at marami pang mga pagkakataon na kung saan meron ditong, ito may nakuha tayong article, okay, sa internet na pinrin ko ito. Actually galing ito sa Fashion Police, you Google it na lang. Pero sabi ng ating bubwit, majority, na well I will say, para naman maging fair no sa mga kakilala natin at kaibigan natin na mga designers. Let's say sabihin natin 60-40, 'di ba? Parang investor lang. 'Di ba? 60% is mga manloloko o mga scam diyan sa mga designers at 40% let's say matitino. The reason why tayong mga Pilipino, paano tayo sisigaw ng proud Pinoy gawang atin kung dito pa lang sa loob ng Malacañang o sa loob ng Pilipinas, eh nang-scam na kayo. Paano tayo magiging world class kung bibili lang pala kayo sa mga mananahi dyan sa tabi-tabi o sa shopping mall at papalitan nyo ng pangalan ninyo? Hindi ba pang-scam yan? Kasi sabi ko nga, kay Lisa, barya lang yan. 200,000, 300,000, million barya lang, pikit mata yan. Dahil hindi naman niya pera yan. Gobyerno ang nagbabayad sa suot niya kahit butod-butod siya. So definitely, dahil siya ay uto-uto, at gullible, at yun, know, laging bangag. Kasi si Lisa, ganito yan. Sasabihin mo lang na maganda yan, akala niya totoo. Ako never ko siya binuolang ganyan. No, you're so beautiful naman, ha? No, I don't do that. Kasi never ako nagsisip-sip. Hindi ko sasabihin ng isang taong maganda na hindi naman. Well, to be fair, nung bata siya, nung hindi pa siya nasusunog ng mga polboronic, at ng mga nicotine at ng mga jalak. So, you know, to be fair sa kanya, hindi naman siya pangit. Pero pag sinabuso mo yung katawan mo, eh yun na nga. Okay, tuloy ang chika. So, 2011, na-research natin, i-Google nyo na lang. Okay? Merong isang groom na kung saan umorder sa kanya ng suit nga. Okay? Groom. Okay? Nag-suit. At ang usapan nila, you know, isusuot sa kasal, syempre groom, bonggang-bongga.
Tapos it turned out, basahin na lang natin to. Sabi dito, sa Fashion Police, last night around 8:26 p.m., this was 2011 story. So titignan natin yung anatomy ng ating pasavog. Alright? Last night at around 8:26 p.m., I received an SMS message from John. Ito yung biktima. Ito yung groom. Okay? Ito si groom. The victim in the Poy Quiñones. Oh, alam niyo na. Yan, nakalagay. Oh. Poy Quiñones scam. Ito yung recently na nag-acting-acting dyan sa Malacanang kasi nga si Lisa gusto niyang pantayan o gusto niyang maging Imelda Marcos. Diba? Never ever niyang mapantayan. O kahit mapantayan man lang. Kasi never siya maging Imelda Marcos. Dugyot eh. Diba? Dugyot eh. Paano ka mapapantayan? So, sabi dito, the victim in the Poy Quiñones scam, that read, sabi nga nun, "Hi Michael, we got already the sum of 195 cash and we returned the suit and the gown." Ah, okay. Mag muna to. Okay? Ito muna. This is from ABS-CBN ba to? Basta sa ano to? ABS-CBN or Philippine Star. Sabi dito, "The lowdown on alleged Poy Quiñones fashion scam." Okay? So nag-apologize siya dahil ito palangga yung groom na nagpatahi sa kanya as designer, ano, as a magsusuot ng designer clothes galing sa kanya. Alam niyo ba, ang ibinigay niya ay binili niya sa SM. Hindi niya ginawa. Diba? Hindi niya ginawa, hindi niya dinesign, binili niya sa SM. Ito siya ngayon. Ngayon, paano natin sasalansanin ito? Paano natin ikukunik sa pinaglalaban natin? You have to know. Okay? Ito. Ito po, ang ulitin ko, this was 2011 story, pero they're doing it right now. Ayan. So, ayan, ang sinad sa atin, ng actually, available yan sa internet. So, Dansen sa SM. So, siguro during that time, mga 1,500 pesos lang yan. So, binenta niya ng 195 at pinalitan niya yan. Ayan, no? Pinalitan niya. Nilagyan niya ng kanyang tatak na sarili niyang brand. Tapos ito, tinastas ng groom. Ayan, pinakita niya na dalawa ang tatak, Dansen. So, during that time, 2011, ayun na nga, mura lang pala. So ano yung impact dito sa ating gobyerno na bakit na ipapasok ang nagiging katandem pa ni Lisa ang mga scammers like this? And also, binibigyan pa niya, ginagastusan pa niya ng mga pabongga dyan sa Malacanang using the government funds, pakain palamon, okay, sa mga hitad. Di ba? Pinapakain pa sa ngalan ng salapi at the same time, minamark upan siya ng bonggang-bongga sa mga designs. Okay? Nang sobrang 1,000, 2,000, maybe 1 million percent o 500,000 percent, I may say. O baga, piso lang ang halaga, ginawang 500,000. See? So ngayon, saan papasok ang pinaglalaban ng itong mga pangalaga? Eh di, syempre, shoulder nyo na naman to. Pera na naman ang bayan to. Imagine nyo yung parusa sa inyo. Maliban sa pag-rent nila ng dalawang opisina sa Presidential Communications na gamit, okay, na ginagamit ni, pinapagamit ni Lisa dito sa kanyang mga alipores, yung kanyang mga, what do you call it, mga amoy kulob na mga tauhan. By spending people's money, then kung susuporta ka sa ganitong klaseng tao na mayroong karanasan o mayroong record ng pang-scam sa mga kliyente niya, anong expect mo? Mas malaki ang mas scam sa Malacanang. Di ba? So yun yung ano, yun yung pinaglalaban natin dito na itong lokalokang ano, lokalokang hitad, mga palangga, na si Lisa Smugs ay talaga namang walang kahiyan at napaka-ignorante siguro ignorante o dahil bangag siya na hindi man lang siya nagba-background check sa mga taong isinasama niyo dyan sa loob. Well, the fact na nakipag-sabwatan siya kay Taning na pinapaaral nila sa London na isa ring scammer, ibig sabihin, walang tamang pag-iisip itong Mrs. President na ito. Wala siyang kiber. Wala siyang kahiyan. Kung kaya nila mag-appoint ng mga hindi kwalipikadong tao na hindi dumaan sa Executive Service Board, okay? Career Executive Service Board.
doon sa mga cameraman nila na ina-appoint nila undersecretary. Ibig sabihin, wala silang kahihiyan kung ano sasabihin ng taong bayan. Basta i-appoint nila. So ganun din yung ginagawa ni Lisa, at inuuto-uto siya, sinasabihan siguro, "Oh, sexy sexy ka, you look like Kim Kardashian or Kendall Jenner." Hello. 'Di ba? So ito yung nakakasuka dahil yung mga scammers nasa Malacañang. Nakita nyo? Sabi ko nga, friends with the same feathers, scam together. So ito yun, ini-scam ang taong bayan. So ang nagagawin natin dito, mga hitad? So ibig sabihin, dapat natin puksain yung mga taong ganito. Dahil itong si Poy, na binigyan pa nila ng limelight dyan sa Malacañang, what the heck? You promote sariling atin. Ako, I'm supporting sariling atin, bilhin ng sariling atin. Alam nyo, nung pumunta ako sa Pilipinas, pumunta ako sa isang yung parang bahay kubo. Yung napunta nyo, nag-vlog yata ako doon. Bahay kubo sa BGC. Sa BGC, may BCG kasing kainan dito eh. So BGC, okay? May show doon, kaya ako pumunta. Kasi gusto ko rin supportahan yung sariling atin. Bumili ako doon, mga 10,000 na mga bag na maganda naman, 12,000. But I'm not gonna buy $100. Ano? $100,000. Ay, what? Sorry. 100,000 pesos for just, you know, bag na ganito-ganyan. So, sinusuportahan ko, tinatangkilik ko ang gawang Pilipino, but hindi yung overprice ninyo. Hindi porket nasa gobyerno at may mga ninanakaw yung mga politiko na yan, di ba? Ay, dahil magkakaibigan kayo, mamarkapan nyo ng bonggam-bongga. So, ganitong si politiko, dahil mahiya sa iyo, ay friends naman tayo. Ay, sige na, bilhin ko na yan, 150,000, 250,000. And mind you guys, isang suotan lang yung mga yan madalas. Kasing iba sa kanila ayaw mag-ulit ng damit. So, sino naman kawawa dito? Pera na naman ng bayan. Imagine mo, mula ulo hanggang paa na suot nila. Pera ng bayan. Lahat yan sila sa Presidential Communications dahil shopping galore sila dito. Kaya itong designer na ito, I hope yung ating kaibigan dyan, okay, shout out sa ating kaibigan na si Abel, na hindi niya gawin ito dahil yan, oh, hindi naman natin siya pangingilaga na boljakin ng bonggam-bongga. Kasi we are fighting for pagbabago and pagbangon ng Pilipinas. Pero dahil sa mga designers na to na sumisip-sip kay Smugs, na sinasabing maganda siya, beautiful, eklabo, sexy, kamukha ni Kendall Jenner o ni Kim Kardashian. Tapos makikita mo, nakita niyo naman yung recently, yung picture dyan kahapon. Diba? Edited talaga to the highest level. I'll talk about the edited pictures. I believe lahat naman tayo nag-i-enhance ng picture. Ako, nag-i-enhance ako ng picture. Diba? Lahat tayo yan. Siyempre, pagkita-kita yung mga pores mo ng bonggam-bongga. Pero ngayon, wala tayong editing dyan. Pagkita-kita, lighting lang tayo. Pag nakita, kunyari, may mga moment ka na, ang pangit ng ano ko, kulubot, parang ganito, parang ganyan. Teka nga, i-ano natin, i-light natin ng ganon. So, lahat naman tayo gumaganon. Diba? Mayroon ba dito, hindi nagmagamit ng ano, ng enhancement? Ay, sobrang ganda-ganda mo. Kahit mga artista, kahit mga Hollywood star, gumagamit ng enhancement. Picture, but not to the extent na yung tiyan mo, patatapa, yung butod na ganyan, tatapyasin mo. Kasi hindi na ikaw yun. Again, you're spending again, Lisa Smugs, ng pera ng bayan sa pagpapatapyas mo kay Gerald Barria, na ginawa niyong undersecretary, at dyan kay Franz Imperial, na ginawa niyong undersecretary again, eh mga photographers nyo lang yung mga yan, dahil nakausap ko yung mga yan. Then you're spending money. How much? 200,000? Salary grade 30? 200,000, hindi lang isa ang binabayaran nyo, magkakabit, mag-aasawa, magpupumpiyang. You're paying them at the expense of Filipino taxpayers para lang tapyasin yung butod mo. Okay lang naman na butod-butod ka. Kasi yun naman yung realidad. You enhance your face, pictorial lighting, but not to the extent na tatapyasin mo to. Kasi the moment na tinatapyas mo, binabayaran mo, ninyo, sa ngalan ng pera ng bayan, yung ano na yan, yung mga photographers ninyo. Di ba? Ayan, nag-trending na yan, tayo nagpaunan yan. Yun yung point ko, wala namang masama kung ganyan ang katawan mo. Eh, umiinom ka eh. Tumutoma ka, nagpupulboronic ka, nagyoyosi ka. So what do you expect, Kendall? Hello?
Di ba? Paano ka magiging Kendall? You take care of yourself. Huwag ka mag, ano doon, magtiwala sa, ano, sa editing-editing na ganyan. You know what? I will tell you something. I know someone na hindi mo na kailangan mo gumastos. Natatawa nga ako eh. May mga sinesend sa akin. Face up lang ang katapak. Yung unat mong buhok, pwede maging kulot. Di ba? Hindi ka nagagastos ng 200,000 diyan sa mga photographers mo o videographers mo. Yes, ito ay nilulustay ang pera ng bayan by hiring these people para bayaran ng 200,000 plus kung ano-ano pang mga anik, mga neck-nock nila. Para lang i-edit yung kanyang leeg at ang kanyang butod, ang kanyang mata. Imagine nyo yung picture na sinend ko sa inyo, ano pinakita ko sa inyo kagabi. Yun na, maging realistic tayo dito. Sabi nga nila, ang katawan naman natin, ay ang katawan, ang beauty naman, wala naman talaga sa physical kung mabuti yung, ay, you know, mabuti ang gawain mo. Pero sa totoong kwento ng buhay, syempre, first impression ng tao, sa mukha ka talaga titingnan o sa katawan. Nagiging nagugustuhan ka na ng taong bayan pag ikaw ay maganda, di ba? Magandang ugali mo, you know? So ito, may nagsend lang kasi sa akin dito. Ito yung example na sinasabi ko sa inyo, mga hitad. Oh. Ito yung original. Ito sa fashion show ni Abel. Ano man ito? Yan ang original. O ayan, daw gabusong ka. Daw gabusong imubisong. O. Tapos, kasama mo si Abel, okay. O, ayan, putay mo. Ayan. Tapos bigla ka naging sexy. Ano yon? Kendall Jenner ang dating? O. Hindi ganun ang editing. You can do enhancement. Pero not the tapias. Kasi you're spending money. Aside from that, yung mga hinahire mo na iyong designer ay mandorobo. Imagine mo to, may history siya ng gano'n. Actually, babasahin nyo lang yung article. But, you know, inaano ko lang sa inyo yung mga nakaraang kwento na ano to eh, ang ginagawa pa niya, yung mga suit, maliban sa yung issue natin na pinapatungan 200,000, 100,000, meron dito na I think 1,000 something lang, ginawa niyang 30,000. Yung mga ganyan. Yung ato yung suit na yon, 1,000 something lang pala yung price itong pinakita ko. Tapos ibinenta niya ng 30,000. Diba? Ayan, yung mga example na yan. At marami pang ginagawa itong taong itong poy na ito. Imagine niyo, tapos ang dahilan nito, dahil na ano siya dito eh, na laman, dahil sinend sa kanya at may nag-post nito, may nag-tweet nito at tinagyata siya. Tapos bigla siya nag-statement doon na kasi daw, parang rush na raw, parang busy and everything ganyan. Kaya parang yun na lang yung pinaka-option niya. Then parang in-enhance na lang niya. Yes, in-enhance niya by putting his own or placing his own brand. Diba? Paano mo enhancement yan? Panluloko yan, fraud yan. Sa Amerika, mga palangga, kulong ano ka na dyan? I don't know what's the punishment. Pero hindi yan naubra. Diyan sa Pilipinas, okay lang kasi nga kung nababayaran si Lisa ng mga lagay-lagay at, you know, kayang tapalan ng kipay niya ng pera, ilulusot talaga yan. So ngayon, anong sinasabi ninyo? Ang mga ano ninyo, ang mga tagline ninyo na we give the world our best. Kung dito pa lang, di ba, nag-i-scam na kayo, nagpo-fraud na kayo, nag-hire kayo ng mga tao na fraudster. Eto? Tapos kukumpit kayo sa international designers. Then, tapos mag-overprice kayo, 100,000, 200,000. Bakla, kahit mayaman ako, hindi ako bibili ng 100,000, 200,000. Kahit politiko pa ako, kasi hindi ako magnanakaw ng pera ng bayan. Pwede na ako. Magpatahi na yung kay Aling Nena sa kanto, marami naman. I don't need 100,000, 200,000 outfit. You don't need that. At the fact na ano yan, overpricing yung ginagawa nyo. Oh. May parusa yan. At ito, hindi ko mga senador at mga kongresista. Alam ko anong ginagawa nyo. Ang hina ninyo eh. Ang hina, papalaki kayo ng... Well, wala naman kayong mga bayag. Kaya ganun eh. So ngayon, ang nakakaloka dito, sa kabila ng history nitong taong itong poy, na binigyan pa ni Liza ng platform dyan sa Malacanang kung saan lalong lumaki ang kanyang nag-expand, kumbaga, ang scamming ano niya, ang scamming community niya. So, yun yung problema natin. Tapos, itong taong ito, in 2019,
mga hitad. Ay, may in-scam din palang ng LA nurse dito, taga LA, taga Los Angeles. Meron itong in-scam, itong si Poy, back in 2019, just recently lang yun ha, that was before pandemic. May in-scam siya, alright, na kunyari, ito, na tutulungan niya yung mga OFW, yung mga project-project sa OFW, tapos hiningian niya ng pera, at ang nangyari, wala naman palang project. So kinamkam niya yung pera nitong nurse na to. Ewan ko kung nasaan na to si, ano, si Ben Ferrer. Okay? Ayan. Ito yung Ben Ferrer na in-scam niya. Oh, nag-post dito si Ben Ferrer, that was 2019, dahil sa scamming na ginawa ni Poy Quiñones. And I'm just reading the news, mga palangga. I'm just reading the news na kailangan halungkati natin kung ano yung mga background ng nasa loob ng Malacanang. Kasi meron tayo lahat karapatan na scrutinized kung sino ang mga lingkod bayan. Okay? Lingkod bayan o salakay bayan. Actually, it's not lingkod eh. Sumasalakay sa bayan. Sabi nitong ano, post dito ni Ben Ferrer, "The demise of Queen Inc." Ito yata yung company na ginamit nila. "Was truly heartbreaking for me. I walk away financially drained, demoralized, and disillusioned. Okay? However, sabi niya, my compassion to help those in need and my eagerness to support the Filipino artists remain intact." So, yun know, ang mga pangapangako, natulungan yung mga artist-artist, tapos itinakas daw yung pera, ayon sa post na to. Well, ang tsura kasi ni Poy, eh, kahawig ni Lisa. Mga ngamkam, you know? So, pero, ano yung ano natin dito? Ano ang dapat natin matutunan sa mga pinag-uusapan natin? Na ang ating gobyerno ay talagang sobrang tiwali. Bibigyan pa pala, lamunin pa ang mga walang silbi, okay? Na mga designers like him, na mag-o-overpricing at ayon sa ating puting ahas at mayroon pang contract, okay? Mayroon pang contract dyan na magsusupply ng mga kung ano-ano, alright, sa government. I am just waiting for the ano ah. I'm just waiting for the papers na ipo-forward sa atin. Pero yun ang nakarating sa atin, nabibigyan pa nila ng mga proyekto. So doon na po pumapasok yung corruption. Kasi sabi ko nga, kung kaya niya mangloko in the past, na bibilin mo lang ng 1,000 ang isang damit, isang uniforme kunyari, tapos ibibenta mo ng 10,000, how much is that? Sa 10,000 na lang, yung suit binenta niyang 30,000, sabi mo na lang 9,000 isa. Ilang million kunyari ang orderin, o 500,000. So ilang million yon. So dito natin dapat isaalang-alang ang kinabukasan ng taong bayan. Kasi kung lahat sila kawatan, magsimula sa designers, magsimula sa mga in-appoint na hindi naman qualified, na hindi dumaan sa board, di ba? Dahil utos lang ni Lisa, dahil dati niyang photographer, katulad na nga ni Gerald Barya, katulad ni Hannah Rose na undergraduate, tapos binitbit pa ang kanyang jowa, katulad ni Bukangkang, tanginang yan. Dapat tanggalin na yan, ahensya na yan, na presidential communications, kasi hindi sila nakakatulong sa bayan sa halip. Ginagatasan nila yung taong bayan. At recently nakarating sa atin na naglalaway na naman ang ahas. Galit na galit, gustong manggurgur kasi, you know, nagtataka siya paano daw nakarating sa akin ang tungkol sa Okada Manila. I will talk about Okada maybe tomorrow. Okay? Yes. Yun po. Kasi after nito, rest lang tayo, pag-uusapan natin yung Maharlika Fund. Okay? Pero ngayon, paano daw, sabi ni Nisa, galit na galit ka na, nagsistrategize na naman sila kung paano naman ako i-counter. Dai, Lisang Butod, kahit kailan di ka mananalo sa akin, okay? Kasi ako walang ninakaw. At wala akong ginagawang kabulastugan sa bayan. Kayo meron. Kung hindi nyo to ginawa, lalablabin namin kayo. Pero the problem, walang kapaguran ang inyong pagnakaw sa pera ng bayan. Pag-spend ng pera ng bayan, maliban sa travel ninyo, sa shopping, sa kung ano-ano pa, itong mga ganitong klaseng issue na ito, na after, yun nga, sabi ko nga, sa kabila ng kahirapan ng mga Pilipino, mga OFW, pataglayin-taglayin pa kayo ng pamangkin mo. We give the world our best. Then hindi man lang nga kayo makapag-ngak-ngak o makapagbigay ng pananalita yung kuting kung ano ang nangyayari sa mga OFW now.
o yung mga passengers, not only OFW, na mga nasa-stranded because of this airline company's problem na sinasabi nila under mechanical error o mechanical repair. My God, bago kayo magkuha ng mga bookings, you make sure na maayos yung eroplano kasi walang parts. Really? Walang parts yung eroplano? Wala pa lang parts eh. Eh di wag kayong maghingi ng booking. Ay, wag kayong mag-accept ng book ng mga nagbo-book. Kung sira pa lang yung eroplano, wala pa lang parts na wala pa lang pakpak, may mga ganon. Di ba? Napaka-simple. So ako, hindi ko pa na masyadong naaral yung issue dyan. But I'm just thinking right now, na baka naman kumukolekta na naman kayo sa airlines. Okay? Baka na naman may hidden tsuba kayo. Kasi wala kayong, you know what, bilang isang leader, presidente, nakita mo na yung mga anak mo. Mga taong bayan na naghirap, nagsalampak dyan, mga OFW, mga kaluluo, dedma-dedma kayo. Kung ako nyan, tangay na yung mga airlines kayo ha, pag hindi nyo inayos yan, may kalalagyan kayo, bigyan kayo 24 oras. Pag hindi, yari kayo. Yung mga ganun. You have to have balls. Diba? Meron kang power. Meron kang presidente ka eh. But with the case of Kuting, wala siyang power. Kasi under siya kay Smugs. Sa kanyang asawa na napapalibutan ng mga scammers. Kung ikaw matino, Lisa, ito, diretsahan na. In the first place, hindi ka, okay, nakikipagsabuatan sa mga nag-extort sa'yo ng pera noon pa. E 2017 pala, inaalagaan mo na si Taning para mangnira. Binabayaran mo siya kung sino ang gusto tirahin. So right now, sabihin ko sa inyo, lahat ng tinira ni Taning, binabayaran siya ni Lisa Smugs. Kaya nga siya may bahay, kaya nga siya nakaaral sa London, kaya nga siya may Alphard. See? Nakita niyo yung difference ng isang maharlika na nakikipaglaban for you, na willing salagin ang bala para sa inyong lahat. That's true. Pero itong mga taong nasa paligid niya, uutuin lang siya, maganda ka, gwapa ka, day, biga-biga, ganyan-ganyan. Ay, ang sexy mo ngayon, sexy, butod, na ano ka man. Ano ka, kahit ako sasabihin mo ako, ay, sexy-sexy mo, Marlika. Ano sabihin ko, stop that BS, I'm not sexy. I'm just gorgeous, you know? You know what I mean? Alam mo yung sarili mo kung sexy ka, kung Kardashian ka, my God. Hindi parang sinabi ka kamukha mo si Kardashian o si ganon, eh totoo yun. Tapos bibigyan mo ng ano, papuri. Another thing. Lisa, baka hindi mo alam. Baka gusto mo i-bukela na natin ng bonggang-bongga. May isa pang pokling dyan na nagpo-provide sa inyo ng polboron. Lagi mong katabi. O, yan ba? Paano ka makakapag-isip ng tama kung lagi kang natughungan? Lagi kang kargado? Diba? Dapat nagpapakarga ka sa pototo, hindi sa pulboron. Pero yun, know, dry ka kasi. Wala ka ng personality, insecure ka pa. Then nadadamay ang taong bayan. Actually, I don't care sa personality niya kung hindi siya nakikialam sa mga pwesto, sa mga budget ng pera ng bayan. Kung isa siyang basura sa isang kumunoy at gusto niyang magpariwara, wala tayong pakialam sa kanya, buhay na yan. Gusto niya magpalangoy-langoy siya sa pulburon, wala tayong pakialam. Kung kaibigan natin siya, advice lang natin siya. Pero kasi mga palangga, ang at stake dito, ang nasa risk dito mga palangga, is you, the future of your children. And you, na buhay pa ngayon. Imagine mo to, nakakapasok sa Malacanang, papatungan lang yung gawa ng mananahe. Bibili daw sa Baclaran, bumibili sa kung saan. O sa Laguna, o kung saan, papalitan. Kaya I'm warning you, doon sa mga iba, kasi hindi lang isang designers dito na pumuporma. Marami yan. Siguraduhin nyo lang na ang puting ahas ko ay hindi gumapang papuntang LA. Dahil talagang bonggang-bongga tayo. Kasi kailangan malaman ng tao yun. At saka pwede ba, kung gusto nyong maging tanyag kayo sa ibang nasod, sa ibang nasyon, magsimula kayo sa honest, you know, honest business. Gusto mo, pitchahin ko kayo eh. Ah, diba? Magpaka-honest kayo. Ano yung ngayon pa lang, dyan pa lang sa gobyerno. Kaya, you know, sabi ko nga, mamamatay tayong lahat ng third world country pa rin ng Pilipinas at hindi siya magiging Singapore.
Kasi lahat kayo mandorobo. O siguro ilang percent pagbigyan natin. Pagbigyan natin yung iba, o 10% ang matino, 20%, I doubt it. You know? So paano kakilalanin sa ibansa, sa ibang bansa, kung tatanungin ka pa lang, where are you from the Philippines, sasabihin, ay, kunyari, alam mo, sa totoo lang, kahit hindi maganda ang reputation ng Pilipinas, every time na ako, pumunta ako ng kahit saang bansa, o kahit dito sa Amerika, pag tinatanong ako, kung where are you from, pwede ko naman sabihin, from here, from Los Angeles. Pero I'm always proud of my country, originally from the Philippines. And grew up here in LA. Just kidding. Diba? So, ang ibig sabihin, paano tayo irerespeto ng ibang bayan kung yung mga simpleng pagtatahi ninyo, ipinofraud nyo na sa ngalan ng salapi? When you die, mga palangga, hindi nyo madadala yan. At hanggat buhay ang bunganga ni Maharlika, hindi nyo to kayang tahiin. Kailangan munang gurgurin, which is yun ang nasa isip ni Smugs ngayon. Diba? Gurgurin ang isang Maharlika kasi nagsistrategize sila. So kawawa yung Pilipinas kung puro fraudster na lang ang nakapaligid sa atin. Tayo na sa Singapore. Singapore. Sabi, I like that. Minda Dia, Singapore daw. Hindi tayo magiging Singapore. Kaya pinatay si Percy. Yes, isa pa yon. Too much itong si Lisa Smugs at Junior. Let's go EDSA 3 now. Well, mga palangga, only God knows and the tadhana. Dito pa lang, I hope, people, you, nananawagan ako, I hope you're watching. Tutukan nyo to, yung expose ko sa inyo, na hinar ni Kuting, ang kanyang mga photographers, ang mga videographers, binigyan ng salary grade 30. Hindi ba dapat dumadaan yan sa screening committee o sa career executive service, what do you call that? Anong tawag dyan? Sa ano na yan, sa department na yan. Di ba dapat idaan yan? So ngayon, anong gagawin natin dito sa mga ito? Oh. Ayun, Career Executive Service Board. Okay? Dapat yan dumaan. Eh, nagtimpla lang ng kapi sa'yo. Binubugaw ka lang Kuting. Inuutusan mo lang na mag-deliver ng message. Ting, 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 ting. Ginawa mo ng senior undersecretary. Bumukang kang ng si Emerald, ginawa mo ng secretary. Undersecretary rather. Diba? Asan yung mga papeles natin dito? Ito mga papeles ko, isa, ano ko to, ito yung will ko. Nasampal natin kay Smugs, itong mga eksena na to. So ngayon, dami, oh, kasino, oh my God, ang dami ko mga dokumento dito. So ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, mga palangga, kung itong gobyerno ito ay patuloy nilang wasakin ang inyong bayan, then it's up to you. Sabi ko nga, kung ako, nasa Amerika na ako, kung tutusin, wala na dapat akong pakialam. Mag-arte-arte na lang ako, katulad ng iba na, I don't care about the Philippines, I'm here in LA, you know? I know a lot of people, they don't care about you. Na mga Pilipino dito, papa-emote-emote na sila dito. Wala na silang pakialam, yung iba. Kasi ano sabi nila, ah, pare-pareho lang naman yan, magnanakaw. Wala na mangyayari sa Pilipinas, Maharlika. And sometimes, naiintindihan ko sila yung frustration nila. But ako, I'm still hopeful na mabangon ang Pilipinas. But not at this time. Not at Bongbong's time. O Lisa's time. Sa less than a year pa lang, nagpatayuan na sila ng mansyon, nag-hire ng mga scammer. So ano gagawin natin dito, mga palangga? Nag-hire ng mga undergraduate. Not only that, pati mga jowa, binitbit. Mga asawa, mga jowa, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Diyan pa nagpupumpiangan sa loob ng opisina nila. Really? Tapos the heck? Kapal na mukha niyo, picture-picture, natatarata kayo kay Kuting. Ako nasusuka ako sa kanya. I'm not the type of person na, presidente, gigigma-picture ako, makita ko lang si Bongbong, gutbusog na ako. Remember that? May mga nagsasabing ganun. My God, ang babaw niyo. Wala kayong patriotic feeling sa inyong bansa. Kung ganun ang isip niyo, Bongbong ako forever. Bumubulaga na sa'yo yung ginagawa. Ang smuggling, ang hoarding, bumubulaga na. Bongbong ka pa rin. Dahil what? Kasi loyalista ako forever. Tapos ang mga nagsasabi pang loyalista, yung mga sipunin.
Pero yung mga old, yung mga loyalist talaga na back in Marcos Sr., gising sila. Hmm. Naiinis ako dahil binoto ko siya. Okay, sabi ni No. Bakit kaya di ma-bless ng God ang Pilipinas ang mabubuting leader, sabi ni Josephine Ramos. Alam mo, minsan tinatanong ko yan. Minsan kinakausap ko yung Diyos. Totoo, I swear to God. Tinatanong ko siya, bakit ganito ang Pilipinas? Sabi ko, akala ko, misaya na itong Jotang Gini ng Kuting. Yung pala under desaya. Yeah, tinatanong ko yung Panginoon. Sabi ko, siguro may reason ka para makita ng mga shungabels na mga nabudo like me. Na eto na yung gusto nyo. Ah, gusto nyo ng Kuting, ha? O eto na, budol. Then siguro sabi ng tadhana, huwag ka mag-alala. Hindi rin sila magtatagal. Kasi nakita nyo na yung tunay ng kulay nila. Di ba? Divine intervention. Why na pag-asa ang Pilipinas hitad, sabi ni Nurse. Ayan. No way. Never na ako maniniwala kay BBM, sabi ni Aurea. Wala na, palangga. Nakita nyo? Nakita yung reaction ng tao. Kahit magbayad sila ng trolls. Recently, nag-aaway-away yung mga ano. Nag-aaway-away yung mga ano nila. Yung mga trolling nila. Oh. Diba? Anong nangyari dyan? Sika. Oh. Anyway. Okay ba yung voice ko, no? Hindi ko pala na-on yung, ano, yung what you call it? Yung audio. Ano sabi ni Kuting? In-interview ko siya. Kaya ako galit sa'yo, Kuting. Kayong dalawa. Sabi ko, paano mo ipipiliin? Paano mo i-hire? Paano ka mag-a-appoint ng tao? Ang sabi niya, tanda niya, balikan yung mga video ko. Lahat ng magagaling pipiliin niya. Yung pala, magaling mag-neck-knock. Magaling mag-bukangkang. Magaling. Mga magagaling ba yung undergraduate, taga-timpla ng kape mo? Hindi nga marunong magsulat, hindi marunong magsalita. Tagahawi mo. Tagahawi mo. Si HR, anong ginagawa niyan? Hinahawi lang yung mga tao, binigyan mo ng salary grade 30. Eh, dapat dinagay mo siya sa PSG. You know what I mean? Yung palang trabaho niya, anapin niyo dyan, tuwing nag-blog, yung mga appear, mga ano niya, mga events niya. Makita niyo yung, kasi laki ng drum, gumaganon, nahawi yung mga tao. That's salary grade 30. Sabi ko nga, mag-PSG ka na lang, magkano ba sweldo ng PSG? Hindi ko na-research. Google na dyan. E tinalo pa niya ang Guardia Civil eh. E di mag-PSG ka, bakit ka sa Presidential Communications? Oh, bakit ganon? Pipili ka, sabi mo, pipili natin magagaling. Yung pala magagaling sa hoarding and smuggling. Really? Giatay? Oh. Kasi nga, mga palangga, we know, kaya niya ina-appoint niya mga yan, kahit mga shonga bells, para maging smooth ang kanilang pagnineknok sa kaba ng bayan. Kaya nga ayaw umalis sa DA, kapit toko. Kung matino ka para ka sa bayan, you get someone na qualified na kayang i-deliver ang result para sa bayan in terms of agriculture. Paano mo matutukan yung agrikultura na yan? As a president, ang dami mong trabaho. Sa realidad, hindi mo kaya. Hindi mo kaya maging sekretary ng agriculture. Why? Kasi hindi mo naman talaga ginagawa yung trabaho mo. Martina Raneta and Lisa Smugs, ginagawa nila for you. Kaya sinasabi mo, pipili ka ng magaling. Yung pala magaling makipagsabuatan. Yan na lang. Yan ang ako. Kasi sa personal sa communications, bakit ako nakatuto? Kasi kilala ko to mga to. Gerald Barria. Back in 20, ito, nung bago pa siya nag-ano, taga-message yan. May mga messages kami in the past. Yan sila nga, wala na yan. Actually, nagbago na sila ng Facebook. Pero may mga trail pa rin, you know, na pwede ba ma-interview si BBM. Hindi ko sila nilook down bilang isang photographer or whatever. Pero ang sa akin lang, bibigyan mo ng salary grade 30. Taga-picture mo lang, taga-gawa ng vlog mo, Kuting. Diba? Undersecretary pa. Diba? Maglalagay ka ng tao to ensure na mag-deliver sila ng result para sa taong bayan, not for your own good. Para palabasin ang, you know, tapyasin ang liog ni Lisa, papayatin ang butod niya. Tangay na. Sabi mo,
Just few days ago, nalawalang puwang ang fake news sa ating society. Sabi ko nga, ang fake news nasa loob ng Malacanang. That's fake news. Maliwanag sa fake news na ini-edit nyo ang butod at mudlo ni Lisa pag gagawin nyo sa Kardashian. That's freaking fake news palangga. Oh, kung ako ganyan ang picture ko, parang ano na lang, parang 12 ang bewang ko. Di ba? Kaya kong gawin 12 ang bewang ko. Sumot 1 ang bewang ko. Gano'n na lang eh. Di ba? That's fake news, darling. Anong kinasasama ng loob namin at gumagastos kayo ng pera ng bayan? You know, yan ang, hi Vivian, thank you palangga, Valentin. Bakit kong sinasabi to palangga? Kasi nakausap ko si Kuting, ito yung isa sa mga tanong ko sa kanya. Actually, that was my question. Although may mga script silang binibigay na ito, tatanungin natin, You know that already. So ito, ginagawa mong dummy. Ginagawa ka rin dummy ng asawa mo para ma-penetrate nyo ang smuggling and hoarding. Kasi nga, sabi mo nga, in January, that hoarding is okay lang. Part of the business. Remember that? As recently, iba na naman ang ano mo. Sabi mo, hulihin natin yung mga hoarders and smuggling. Really, ba't hindi nyo hulihin yung mga sarili nyo? Ba't hindi mo hulihin si Lisa, nangunguna? Business partner ni Michael Ma. Tsutang jenin ang panluloko nyo sa bayan. Di ba, mga itad? Ano gagawin natin sa mga to? Sa Kuting. So at least at, what you call it? Cosme, I can't wait for Sona. Puro kasinungalingan siguro. Yes. Okay lang sana ang itsura kung matino at may malasakit sa bayan. Lisa Smugs. Sabi ko nga panangga, alam mo, hindi ako pentaserang tao. Okay? Namimintas lang ako kapag gumagawa ng katarantaduhan. Kasi sabi, hindi naman tayo lahat pare-parehong mukha. Lumalabas lang yung galit ng bunganga ko kapag nalalaman na natin. Di ba? Malalaman na natin kung anong ginagawa nila. Kaya nga, Kuting, wala ka na bang makitang qualified? Ang dami-daming magagaling na mga Pilipino na pwede mong isalpak dyan. Yung hindi mo ganin, pwede mo naman maging cameraman yung mga yan if you want them to stay. Yung barya na yan, yung si Franz na yan, nakakasabot din ni Michael Ma kasama sa opisina na yan. Oh, may business na kayo doon. Ha? Bakit hayaan nyo siya magnegosyo doon sa Philippine-China Unified Enterprises? Kung gusto mo maging cameraman o tagahawi si Emerald, okay, ito. Si Emerald, si HR, si Gerald, Barya, di ba? Parang pala silang Gerald, ano? Ay, France pala isa. Kung gusto mo mag-stay yan sa'yo, kasi mura lang naman ang binabayad mo niyan bago ka nanalo, eh di bayaran mo sila coming from your own money. O ibigay mo sweldo mo sa kanila. Para yung sweldong salary grade na ine-enjoy nila now, ibibigay mo dun sa taong qualified na may alam, may utak, at mayroong pagmamahal sa kanyang trabaho at magde-deliver siya ng result. But that's not gonna happen. Why? Because you are all dogyots and BS. Yan. Paano mo nga naman iba-background si Poy Quiñones? Kung ang ma-background, mga scammer din. Paano nga ninyo malalaman? Baka alam nyo na, inahayaan nyo lang. Paano iba-background na ito pala ay fraudster in the past? Di nakaka-penetrate, nakakapag-supply ng mga tahi-tahi niyang binili somewhere. You know what I mean? Then at the expense of people's money. Ngayon nasabihin ng mga hita, ay, inggit ko lang Marlica, nyenye-nyenye. Inggit? Bakla. Kahit damitan mo ako ng 5 piso, I can carry it, baby. Wala yan sa presyo. Nasa alindog yan. Nasa pagdadala yan. Yan naman ang totoo eh. Hindi mo kailangan damitan si Smugs ng kahit 1 million. Kasi magiging mukhang mumurahin pa rin. Di ba? Kahit designan mo ng Versace yan, Dior o lahat, name it. Kahit pasuotin mo yan palangga, magiging mukhang mumurahin pa rin. Kasi cheap is cheap. Social climber is social climber. Pilit niyang, you know, magpaka-alta sa mga billionaires, the real billionaires. Alam mo, pinagtatawanan ka na mga yan. Nagme-message siya mga yan sa akin. You're trying hard. Ha? Trying hard ka magpaka-email defic.
ML defect pala, defect man. Dela, kung nagliko-liko naman, day. Okay. Di ba, nag-trying hard ka. Hindi ka pwedeng maging ganun kung hindi ka ganun. You can't fake it, darling, okay? Dapat ako advisor mo sa pagdating sa ano eh, fashion. Kasi kahit 10 piso lang yung damit mo, kaya ka tang pag well, hindi pala, hirap. Pagagandahin kita ng Photoshop at ng fake, ano, face up. Di ba? At dito tayo gagastos sa bayan. Sabihin ko, madam, meron dito $5 per month. Face up. O, di ba? May nagsin. Hoy, shout out kay George. Oh, ito, pakita ko ha. Si George, na friend ko, okay, na Marcos loyalist, na nabudol na rin. Ito, Lisa, bigyan ka ta ng fair square. Sinend niya to sa akin. Oh, ginawa ka niyang batang-bata, oh. Sinend niya sa akin. Sabi niya nga sa akin, hindi niya na kailangan mag-photo, magbayad ng 200,000 na salaried grade. Oh, ayan, oh. Lisa, in fairness, ang ganda mo dyan. Sinend niya sa akin. Ayan, oh. Face up lang yan. Pinaganda ka niya. Kahit nga nunal niya, nunal mo, pwede niyang tanggalin, oh. Hindi mo na kailangan operation. Di ba? Oh, ayan, oh. Pinaganda ka niya ng bonggang-bongga. Sabi niya, kasi sinend niya sa akin. Sabi, Marlica, hindi yan na kailang gumasos. Ako pwede na. O, nakita mo yan, Liza. O, ang ganda-ganda mo dyan. O, dapat yan. Pinauri kita. Baka naman. Paarali mo sa London yung mga... Huwag na ako. Paarali mo sa London yung mga follower ko. So what I'm trying to say, you spend money for this Gerald under secretary Bukangkang para magpakalat ng fake news. Eh, jutang din na nyo. Diba? Mawala na kayo sa earth. Diba? Nakakaloka. Umalala na kayo sa Malacanang. Pang Viva ang face, sabi ni Al Nagy. Exactly, Palanga. Lizardific. I like that. Sabi ni Minda Diaz, Emildific versus Lizardific. I love that. Kasi, eto lang yan. Sa to, ako, honest to goodness, hindi ko nakita to eh, na magiging ganito siya kasugapa. Kasi alam mo yung tao, kapag wala ka pang nakikitang masama na ginagawa sa'yo, you don't care kung ano yung looks niya. Tatratuhin mo siya bilang tao at kaibigan. Pero kasi once na lumabas na ang mga sekreto niyang bunal ba, yung mga dugyot niyang ginagawa, lalo na sa bayan, nakikita mo yung namumuna, nakikita mo may sungay, parang may ganun. Sabi mo nga, lizardific, right? Hmm. Sabi ni third archivist, okay. Archivist or whatever. Archives 'yan, 'di ba? Okay. Sabi niya, "Magawa ka ng sona mo." Parang pabasa style, ah, gusto mo 'yon? I wish I have time palangga na magawa ng sona na itapat natin kay Kuting. Nadudoktor ang mga PDS, okay? Personal data sheet na mga ilalagay sa posisyon ng government, kalakaran na yan sa government. Mga maids naka-payroll, sabi ni Solid Maharlika na ko, yeah, I think you work from the government before, right? O kaya alam mo yan palangga. Hmm. Gamitan ng face up. O, Minda Diaz, yes! Hindi ka na magbayad ng 200,000 sa grade plus kickback nila. Ginagago tayo ng gobyernong ito. Eh. Kaya dapat sila talagang, hindi na kayo dapat nagtatagal. You know why? Nag-failed kayo sa pangako ninyo. The fact na lang na nagpapatayo kayo ng bahay, nag-hire kayo ng mga scammers, failure na yon. May mukha pa kayong ikaharap. Napipilipit na yung nguso ni Kuting. Oh, yung ngimi-ngimi na siya dyan. Recently, we'll talk about the Maharlika fund. At yung mga pinagsasabi niya, Diyos ko po, halata na, hindi nyo kayang ikubli sa taong bayan. At may mga forces, ako, sila Schreider. No. I feel like, okay? Ako, nararamdaman ko, you're not gonna last, darling. Sana itong nararamdaman ko at nararamdaman ng taong bayan ay mag-prosper. Kasi sa ginagawa ninyo, susumpa kayo ng tao. Pinagbigyan na kayo. Nagmukha nga kami siyo nga. BBM. Nag-organize pa. Tangay na sarili namin pera. Never kami nag-ask na 5 sa inyo. Ako, ang group ko. Never ever. Kasi gusto namin, like ako, gusto ko maging role model na ayoko manghingi. Although may mga forces na nagsasabi sa akin na, Palanga, wala ba tayong budget sa Malacanang? Sabi ko, no, wala tayong budget, Palanga. Kailangan tayo ang gagastos. Kanya-kanya tayo. Ipakita natin kay Kuting na hindi natin kailangan ng pera galing sa kanya kasi we support them. Sinusuportahan natin siya ng unconditional para ibangon niya muli. O, di ba? Yan ang mapagmamalaki ko sa inyo. At wala yung mga scammers yung kaibigan. They're there right now kasi nakikita nila sa lapi, sa lapi. Yan mga designers na yan, katulad ni Poy, na nang-scam. Lisa, pag naging nakulong ka na,
Oh, baka pwede kang dalawin sa kulungan, kayo ni Kuting. Yeah. Pag nakulong ka na, dudo, you know, pagtatawanan ka ng mga yan. Yeah. Kasi tapos na yung pakinabang nila. Alam mo kung bakit maraming pumupuri sa'yo ngayon, Lisa? Kasi dumidikit sila sa'yo para sa connection. Dahil alam nila, ikaw ang umaacting na presidente. Again, that's betrayal of public trust laban kay Kuting. Kaya sila dumidikit lahat, kahit mga dilawan, pinupuri ka para magkaroon ng project. Ganon. Diyos ko, magtangatangahan pa ba tayo sa gobyerno? Yan naman yan eh, ang eksena ninyo. But ganon pa man, mga hitad, hindi natin papayagan na magwawagi itong babaeng ito na patuloy na mag-hire ng mga taong mga kamag-anak niya. Dito na lang kay Paul Soriano na sinasabi natin, Amerikano, pamangkin niya. Piso, sweldo anually. Pero lahat ng proyekto, idadaan sa kumpanya niya. Anong kalechihan yan? By the way, may nagsend sa atin, may nabasa akong article, I think that's Inquirer, ano? Meron siyang pagkakitaan na naman na Hollywood project. But let's talk about that, not today, not tomorrow, maybe the next day. This is your Lola Maharlika. Mag-rest lang tayo, then let's talk about the Maharlika Fund na minamadali ni Kuting na nag-speech siya later. Ito, recently. Bye, darling. Lisa Fur, sabi ng mga hitad. Lisa Smugs.